bilhan mo siya ng sasakyan? Opo. May trabaho ba siya? Wala? Wala po, sir. Batugan ba si Jan? Sobra po. Eh, ba't mo minahalang batugan? Umaasa ka pa, sir, na magkakaroon siya ng pagbabago. Ang tao, hindi magbabago dahil ang pagbabago ay manggagaling doon sa tao. Sa susunod, kumuha ka na ng boyfriend, yung hindi nag-aantay na baguhin siya. Kailangan ko po siyang makausap, sir, na kung saan or kanino niya po ginawang collateral yung sasakyan. Kanino nakapangalan ng sasakyan? Sa akin po. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba kasi nakapangalan sa iyo. Eh. Hindi mo pwedeng sabihin, ibulag ako sa pag-ibig. Tatawa ang bangko sa iyo. Bayaran mo yan. Kapag hindi mo binayaran, may kaso ka niyan. Sabi nga nila, maraming nagbubulag-bulagan or nabubulag pagdating ho sa pag-ibig. Handang ibigay ang araw, buwan, maging ang bituin. Walang hiya itong script na to. Ah. Sino ba nagsulat nito? Nandahil lang sa matinding pagmamahal. Yan ang naranasan ng isang call center agent na si Aubrey Rose. Kahit daw batugan, ang kanyang boyfriend, binilhan niya ng kotse para daw pagkakitaan. Pero matapos makuha ang kotse, ginawa parang collateral ang kanyang sasakyan. Napakasakit. Kuya Ben, buong detalye ng sumbong panoorin. Single and ready to mingle ang 28 anyos na si Aubrey Rose Ibanez. Kaya para makakilala ng mga bagong kaibigan, sinubukan daw niya ang ilang online dating app. Dito niya nakakilala ang 28 anyos rin na si John Caster Lorenzo. Mula sa madalas na pag-uusap online, opisyal naging magkasintahan sina Aubrey at John matapos ang 3 buwan. Perpekto na raw sana ang lahat. Pero si Aubrey may isang pintas lang daw kay John, ang kanyang pagiging batugan. Kaya nagdesisyon daw si Aubrey na kumuha ng kotse para tulungan na magkahanap buhay si John. Nagkaroon po kami ng relasyon for more than 2 years at nakakuha po kami ng sasakyan na isang Toyota hatchback Wigo 2020 at ito po ay sa akin nakapangalan. Pero pakalipas ang 1 buwan, wala raw nakitang pagbabago si Aubrey kay John. Kaya nagdesisyon na raw silang maghiwalay. Ang kotse, napunta kay John sa kondisyon na babayaran nito ang buwan ng bayad. Pero Disyembre 2020, dumating ang kinatatakutan ni Aubrey. Tumawag po sa akin ng Toyota na 6 months na daw po hindi nababayaran ng sasakyan. Ngunit pumirma na po ako ng pull-out ng unit ng December 2020 para po maisauli na yung sasakyan sa Toyota. At nang puntahan po ito ng Toyota sa bahay nila, ang sabi daw po wala daw po sasakyan. Napakasakit, Kuya Ben. Duguan na ang puso ko. Niloko pa ako ng ex-BF ko. Ang sumbong, imbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo! Okay, Aubrey. Ilang buwan na kayo hiwalay nitong si Jan? Ano po, last February 2020 pa po. Oh, 2020 pa? 2 years na? Opo, sir. Ano bang nakita mo rito kay Jan? Wala po, sir. Nadala lang talaga sa mga babulaklak niyang mga salita. Tapos, ayun po. Mm-hmm. Then, eto na po. Nung January 2020, ang sabi niya po, kumuha na sasakyan. Since ako po yung kumpleto yung mga IDs, kasi ako po yung may trabaho, sabi niya, tulungan ko daw siya kumuha ng sasakyan okay. Para maipasok po sa Grab, para okay. Magkaroon po siya ng extra income. Okay. So, nailabas po namin yung sasakyan ng January 2020 po. Okay, Aubrey. Mabilisan to, ano? Total, tapos na yan at ayaw ko nang balikan ng bakas ng kahapon. Sa parting to, nabilhan mo siya ng sasakyan. Okay. May trabaho ba siya? Wala? Wala po, sir. Ikaw nagtatrabaho? Opo. Kumbaga, palamunin mo si John. Ganun na po, sir. Wala ng trabaho, wala mo nang alam pagkatapos maglalambing pag may kailangan. Ang problema rito, may mga iba nang sasabi, hindi ba siya kay pag nagsasalita siya, parang naaakit ka ba na parang napapasunod ka niya? Ganun po, sir. Oh. Mabilis po siya, madali po talaga siyang magsalita ng mga ganun, sir, pagka may kailangan siya. So, parang pag tinititigan ka sa iyong mata, parang nahihipnotismo ka. Opo, ganun po, sir. Meron ba siyang...
inoorasyon? Wala po, ano? Sir. Basta ang sabi niya lang po, kapag ganito, ganyan, meron na siyang output or meron na siyang magandang nakikita para dun sa plano niya. Ilang taon na si Jan? 28 din po, sir. Okay. First boyfriend mo po si Jan? Hindi po. Pangalawa po. Batugan ba si Jan? Sobra po. Eh, ba't mo minahalang Batugan? Ano po, sir? Alam niyo po yun, sir, na parang umaasa ka pa, sir, na magkakaroon siya ng pagbabago, na i-encourage mo siya sa lahat, tapos susuportahan niyo po. Pero wala po talaga. Ang tao, hindi magbabago dahil ang pagbabago ay manggagaling doon sa tao. Hindi mo pwedeng mabago isang tao. At hindi maganda yung nagbago ako dahil nakita ko si Aubrey. At kundi dahil kay Aubrey, hindi sana ako ganito ngayon. Stupid ang tawag noon. Sa susunod, kumuha ka na ng boyfriend, yung hindi nag-aantay na baguhin siya, siya kusa ang magkaroon ng pagbabago. Hindi kita masisisi, iba-iba nga talaga. So, love is blind that lovers cannot see. Tama? Opo, sir. So, anong matutulong ko sa'yo? Ba't ka lumapit sa akin? Ay, hindi naman ako, dear Kuya Ben. Ganit po, sir. Kasi po, hindi po talaga siya nakikipag-usap. Nagpahiring po ako sa barangay. Simula po noon sa mga apat na beses po yun, sir, simula Bulacan to Paranaque. Okay. Lagi ko pong binabiyahe yun. Pupunta rin po ako sa bahay nila. Lagi po ang sabi ng nanay niya, wala daw po doon. Okay. Yan din po yung problema, sir. Sino konsinti din po ng nanay niya. Okay. Mukhang sa nakikita ko sa'yo, hindi ka pa rin nadadala. Opo, sir. Wala ka pa rin kadala-dala. Sobrang pinagsisihan ko po talaga to, sir. Paano ka nagsisisi ngayon? Parang hindi ka pa rin natututo. Alika ka nga sandali rito, dagukan kita ng ura para magising ka. Nagpapatawa lang ako. Kasi, sir, sir. Sobrang sakit lang po talaga kasi sa ulo, sir. Biruin niyo po yung oras, pagod at puyat ko. Ano matutulong ko sa'yo? Kailangan ko po siyang makausap, sir, na kung saan or kanina niya po ginawang collateral yung sasakyan. At nakakapagtaka po dun kasi, sir, paano po nangyari na naging collateral niya yung sasakyan kung wala yung pirma ko? Not unless po, pineke niya po itong... Kanino nakapangalan yung sasakyan? Sa akin po. Bakit mo binigay sa kanya? Ang sabi niya po siya na lang daw po yung magtutuloy. Bakit ka pumayag? Paano niya babayaran kung walang trabaho yan? Paano niya papamaintain? Paano yung maintenance cost niyan? Paano yung gasolina niyan? Naturalmente, ipapasa niya yan. Ipapasalo niya sa iba yan. Libre na yan. Baka sinanla pa kung saan yan. Gusto ko lang sabihin sa'yo, ako kasi, pag-ibig kasi, hindi ako the best person na makapagbigay ng payo. Action na lang ako, tawagan ko lang to para wala na maraming sat-sat itong si Lamo, no? The subscriber cannot be reached. Please try again later. Okay, ganito. Balik tayo rito. Aubrey, pinakinggan kong sumbong mo. Pagdating sa ganun kong klaseng sumbong, hindi itong specialty ko, nambibitag ako eh. Kaya lang kung anumang merong kayo pagdating sa relasyon, ay nasa sa iyo ang desisyon. Kasi una sa lahat, binili mo yung kotse. Kahit na alam mo walang trabaho, palamunin mo, batugan na. Ang iyong tanging magagawa, ano, kawawa ka naman na pumupunta ka pa, magpapara, hindi naman sisipot sa barangay yan. Hindi mo naman siya pwedeng idemanda. Nakapangalan sa iyo. Kinuhanan mo siya para sa kanya, para i-grab niya. So parang binili mo ang kotse sa kanya. Walang kahirap-hirap. Kaya kung anong pinagagawa sa isang bagay na hindi niya pinaghirapan. It's never a failure until you learn from it and never do it again. Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin, pumalpak rito. Kung maraming nagkamali ka, well, titibay pa ang loob mo ngayon. Hindi kita matutulungan para habulin itong taong sa umpisa na gustuhan mo. Nagka-relasyon kayo. Kaya siguro para sa akin, kung meron man siguro sa parteng magagawa ko rito, manawagan ka sa kanya. Sabihin mo lahat sa kanya ang gusto mong sabihin. John Castor Lorenzo na taga Paranaque. Sana naman makipag-cooperate ka sa akin, i-message mo ko, i-replyin mo yung mga message ko, na sana makipag-cooperate ka kung kanino mo binigay yung sasakyan para man lang masana maisoli na to sa Toyota. Napakakapal na mukha mo na hindi ka man lang nakipag-cooperate sa akin. Ang last na message mo, January 2021 pa. Tapos isa pa yung nanay mo na napakonsentidora. Masyado kang tinatago sa sayan ng nanay mo. Napakakapal na mukha mo, masyado kang palamunin. Isoli mo na yung sasakyan na hindi sa'yo ang kapal mo. Kahit hanggang ngayon, meron ka na naman bagong sasakyan. Ano yun? Para kang namigay ng laruan? Na hanggang ngayon, ako pa rin yung naghahabol. Hanggang ngayon, ako yung nag-aasikaso. Maawa ka naman. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakawala sa multo mo. Yun lang?
Yun lang po. Mukhang hindi ka pa nakakamag-move on, ano? Nakamove on na po ako, sir. Hindi lang talaga ako makalayo sa multo niya, sir. Hanggang ngayon kasi, sir, yung sasakyan, ako pa rin hinahabol, eh. Yung sasakyan lang talaga, sir, gusto kong maisoli, sir. Ano sinabi sa'yo ng banko? Ayun po, sabi nila, sir, tumatakbo pa rin daw yung monthly ng sasakyan kasi sa akin po nakapangalan. Well, ito yung problema mo, sa'yo nakapangalan. Pumunta ka sa banko, sabihin mo sa banko, kung sakaling ginipit ka, kumuha ka ng abogado. Pero may mga tao, kapag naiipit na sila, nagpa-file sila ng bankruptcy, bankarote, para sabihin, bankarote na ako. Yung nga lang, nasira ng credit mo. Sa parting yan, kaysa naman patuloy ka, hindi ka makatulog. Samantala itong si Butchog, busog na Butchog, number one. Kumonsulta ka sa legal. Ang legal na ang tumayo para sa iyo. Hindi kita pwede matutulungan dahil may kompromiso ka sa banko. Pag ikaw ay merong sinasabing kontratang pinirmahan sa banko, yung iyong kasunduan at yung kasunduan na yon, hindi mo pwedeng ipasa sa iba kasi nakapangalan sa iyo. Hanggat nakapangalan sa iyo, iyong pananagutan mo yan. Responsibilidad mo yan. Ano man ang iyong paliwanag sa banko niyan, ang sasabihin ng banko, panagutan mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin, bulag ako sa pag-ibig. Tatawa ang banko sa'yo. Hindi ka ligtas niyan. At yung pananagutan mo yan, hahabulin, tatahabulin ka. Masasampahan ka ng kaso niyan. Ang banko, walang pakialam sa relasyon mo kung iniwan ka ng boyfriend mo. Hindi sila interesado sa kwento mong yan. Banko kasi negosyo. Pag binili mo yan, responsibilidad mo yan. Pag hindi mo kaya sa uli mo, magkano bang monthly niyan? 12.5 po. Bayaran mo na lang yan. Ilang buwan pa yan? Ilang taon? Hindi mo bayaran? Dahil, kasong kaharapin mo sa banko. Kayo ho, mga nanonood sa amin, ang sino naman ang bibili ng sasakyan sa tanga na kayo? Kay babae ka, kay lalaki ka. Maliban na lamang pagkapatid mo, asawa mo, pero pag hindi mo kaano-ano boyfriend lang, kapareho nito, palamunin, wala namang ginawa. Gawan mo ng paraan. Hayaan mo si boyfriend. Hindi ka haharapin noon. I-consider mong patay na yung kolokoy na yun. Ngayon, isipin mo na siya ay 6 feet below the ground na lang. Kung kukunin man ni Lord yan, ha. Ganun na lang dapat ang gawin mo. Una sa lahat, kung naka-move on ka na, well and good. Pangalawa, kailangan mo ng payong legal. At yung sa legal na yan, hindi lang pinapayuhan ka, a-action ka. Solbahin mo yung problema. Yung 12,000 na yan, as far as the bank knows, you are accountable, you are liable. Ayusin mo na lang, ha? Nakatulong ba ako sa'yo? Apo, salamat po. Sige, abogadong kailangan mo dyan. Dahil anumang transaksyon sa pagitan ng banko at ikaw, legal yan. Kaya kinakailangan mo ng legal na hakbang, legal na proseso. Lahat ng option ibibigay sa'yo. Apo, maraming salamat sa iyong pagtiwala at sana naman ay kahit na papano nagbigay linaw ang programa namin sa'yo, okay? Apo. Higit sa sumbungan, embestigahan at umang reklamo. Either papayuhan kayo, gigisingin kayo. Nag-iisang pambansang sumbungan. #ipabitag mo.